that I have already seen in my house, in my world, in what I have done, in what I have failed to do. Therefore, we pray.
though the earth be shaken, and mountains plunge into the depths of the sea. The might of the Lord is with us, the God of Jacob is our strength. There is a stream whose runlets gladden the city of God, the holy dwelling of the Most High. God is in needs, he shall not be disturbed. God will help you at the break of dawn. The might of the Lord is with us, the God of Jacob is our strength. The Lord of hosts is with us. Our stronghold is the God of Jacob. Come, behold the deeds of the Lord, the outstanding things he has wrought on earth. The mighty Lord is with us, the God of Jacob is our strength. Please stand. Ang sino mang unang lumusong dito
ay kumakanta. Yun po yung inaantabayan na mga tao na nasa pagibig ito, na sila ang unang makapasok sa nabanggit na pool na paliguan para makamit nila yung kagalingan. Well, hindi lamang po itong may sakit ang nakakalungkot ng kanyang katayuan, gawa ng kanyang karagdama, pero ang isa pang po rito ay walang tutulong man lamang sa kanya na para siya makagaling, na siya unang magbigay upang siya ay magdamit ng kagalingan. Kasi dito, makita natin, ay dahil sa lahat ay kusundo pa rin na wala na, hindi na nila naisipan ang pagkaroon ng order. Kusundo nila ay kung sino daw ang mauna. Kung sino matipay, yun ang dadali. Pero sa Jesus nakita niya yung pangailangan ng nabanggit na lalaki. Kaya siya na mismo ang lumapit doon sa nabanggit na may karamdaman para ito ay magkamit ng kagalingan. At makita po natin lalo na yung kagalingan ay kakaiba doon sa kawalan ng kasalanan. Kasi mga isipin nyo pa yung pinapagalingan ni Jesus ay yung mga walang kasalanan. Sinabi ni Jesus dito na doon, pagkatapos niyang pagalingan, yung taong ito na may karamdama ay tsaka niya lang sinabi tungkol sa lalaking ito na doon, sin to ko. Iba ang yung sin. So something worse may not overtake you. Tsaka na lang siya pinagsabihan na iwasan ang kasalanan. So, hindi siya pinagalit. Gawa nung unang gawa nung siya ng sisi sa kanya na gawang pagkakasala. Pero pinagalit siya ng Diyos na pagka gusto siya pagalit ng Diyos. So, sana po maging maliwanag sa akin na kung isa kayo sinasabi, Padre, wala naman kasalanan, bakit ako nagkakasakit? Hindi lamang ito gawa na wala tayong kasalanan, kaya tayo ay nagkakasakit. Hindi yung kapit, at hindi lamang po assurance na tayo ay wala kasalanan, ay hindi na tayo magkakasakit. Bagaman po maliwanag na sinasabi ng Jesus na iniiwasan natin ang anumang uri ng kasalanan kasi yun ang magdudulot sa atin ang karamdaman. Pero yung sabi ay makita ko natin na kawalan ng kasalanan ay hindi requirement para pagalingin tayo ng Diyos. Pinapagaling ng Diyos kahit na ang mga makasalanan, kahit na mga tao nagkasala. Pero nasaan ang itong tao kayo, katulad ng kanyang paanyan, umalis sa anumang uri ng pagkakasala.
Pero yun, yung bigyan namin ng pansin, ng kagalingan na dulo ng ating Panginoon Jesu Kristo. Yun ang po, bahagi po ng aming pagtugon sa mga po at ang pahingin. Sana po ay magiging tapdahin at magiging kaisipan ng mga mananampalataya ng paroko nito ng San Martin de Porres. Yung ating pagtulong sa mga may sakit. Sana po ay makita natin ang simbahan na ito ay ang simbahan na ang ating pagnanais ay maparamdam sa tao. Natulungan natin silang bumalik sa kanilang paramdaman sa pamagitan ng ano? Sa pamagitan ng panalangin. Sa pamagitan ng panalangin. So, ang nawa sa pamagitan nito ay pag-iaako pa tunay na makapagpalitulog sila sa Diyos. Pero yun na yung sana yung ating binibili ng pansin na maging bahagi na ating panalangin yung lahat ng mga parokyano kung hindi man ang lahat yung sana ko ay malaking bahagi. Malaking bahagi. Lalo-lalo na po sana po sa paumuran ng mga devotees ni St. Martin de Porres. Bagaman po yung aming po pagkatapos ng tuwing Huwebes, kasi sa ating buhay ay ginagawa ng assigned organization. Kasi ang mahirap yung assigned natin. Sana makuha natin na ito ay kung sa loob natin na ma-internalize natin, mag-salog, maging bahagi ng ating kalinigan dito muna sa isip, tali. Kinakailangan natin magdasal para sa mga may sakit. Bakit? Kasi maraming tao ang may sakit. At walang tumulong sa kanila. Sa kanilang karamdaman. Walang tumulong sa kanila. Kaya po yung karanasan. Nung galaan ito na pinagaling ng Jesus, ay isang karanasan na naging bahagi na po ng istorya ng tao for centuries, for millennia, for thousands of years. Dahil walang tumutulong sa kanila na sila ay bumalik sa kanilang karamdaman. Sabi mo ako, ito yung sana hindi ko lang kaisipan. Sana kahit kaisipan ng lahat ng mananampalataya na nagsasakop ng aking parokya lalo yun. Kung punta kayo kay Sir Martin, may mga tao nagdarasal doon para sa mga may sakit. Makita nila na alin na maging bahagi ng kultura, ng kultura ng tulungbebes. Nagdarasal tayo para sa mga may sakit. Sa karaalan ni San Martin. Bakit? Kasi ito yung ginawa ni Jesus. Ang pagpagaling sa may karamdaman, tumulong sa kanilang kanakayuan. Siyempre may mga tao walang tumutulo. Wala lang tumutulo. So, makita ko naman yung karamdaman. Yung karamdaman ng taong pinagaling ni Jesus na rin. Kung siya may sakit, at pagkatapos, hindi siya mapagaling. Pero, anong ilang tawa na kami rito? 38 years. Bakit? Kasi walang tumulong sa kanya at ilagay sa tulong sa puro. Walang tumulong sa kanya. Kaya, sa pura po, ay yun ang magagawa natin na maging bahagi ng pagtubog. Masimulan man lamang natin. Maraming pa ang mga pag-inis
sa pamagitan ng ating panalangin. Lalo-lalo na ho sa panahon ng pagbibigay namin ng kahit na isang oras ng pagkatapos sa banal sa sakramento sa altar. Kung hindi man ang isang oras, at least kahit na ho ilang minuto, pwede natin kaya ibigay na isang oras. Pagkatapos meron tayong pinapipirmahan kasi po yung assurance na usara na mayroong ibang pagtakot, pero ipaanyaya natin sa iba. Ipaanyaya natin sa iba. Na ito po yung isang puro ng apostoli na tumulong sa mga Kristo. Hindi mga maging maganda rin mo na makita ng ibang tama, ang parokyo ni St. Martin, ipinagdarasal kayo kahit lahat ng mga Kristo. Ay, na kung ka-ikaw yung may sakit, nakakaagaw na ng kalooban. Nakakaagaw ng kalooban. Kami nagdarasal pala sa amin. Hindi naman wala ako nag-iisa. Nakakalangin para sa aming sarili. May mga mananampalataya doon sa parokya ni San Martin. So ito po yung patuloy natin na maging bahagi po ng ating kalinalangin. At sana po ay patuloy natin may promote. Kasi ito yung bahagi ng pag-ibos na ginawa rin po ni San Martin de Porres. Kapag-ituso, ay napakalapit sa puso ng ating Panginoon na Jesucristo. Sana po makita rin nila na ito ay isang lawak na nagdarasal para po sa mga may karamdaman at tinutulungan natin ang sino man na nagdaranas ng anumang uri ng karamdaman. Sabi nga, ito yung sana po ay maging kaisipan natin. Pinakailangan ito yung maging kaisipan natin. At hindi lang po ninyo, sana po ibahagi ninyo sa iba. Ibahagi ninyo sa iba. At pangalawa, sana po ay patuloy natin inaanyayahan para po sa pag-aaral tuwing Huwebes. Para mag-aaral yung malaman ng panalangin. Para po sa mga masakit. Bakit? Sabagat, nais natin tumahan sa langgas na dinaan ng San Martin at bilang mga tunay ng mga tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo.
mga kapatid upang magkakahal na pinatulutan ng Diyos sa mga kapatid. Tanggapin naman na namin, Panginoon, ang panghain sa iyo mga kamay sa kapalitan na nalang sa ating kapakinapawin at sa buksang bayanan niya ang matay. Ama namin, tuloy ka. Grant us, O Lord, we pray that you save and sacrifice and cleanse us of our faults and become an oblation of peace with your almighty power and to whom Christ, our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And above your hearts. We lift them up to the Lord. Let's give thanks to the Lord our God. This right and just. It is in the right and just, and within our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, O Father, almighty eternal God. For through bodily fasting you restrain our thoughts, raise up our minds, and bestow both virtue and nature waters. Through Christ our Lord, through him the angels praise your majesty, the minions adore and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim, worship together with exaltation, may our voices we pray join with theirs. In humble praise as we acclaim. In a similar way, when Samuel was tempted, he took the chalice at once for giving you thanks. He said the blessings and gave the chalice to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice.
Luke, we pray a Father of blessing of your church and recognize the sacrificial kingdom of Israel. You will to reconcile us to yourself, grant that we who are nourished with the blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with your blessed apostles and glorious martyrs, Saint Joseph, Saint Martin, and all with all your saints of this constant procession in your presence, we remind you for our faith in you. May this sacrifice of our consecration, we pray, O Lord, be pleased to confirm in faith and charity your Christian church and earth. With your servants, Francis, with Aventura, and the order of bishops, all the clergy, and the entire people in faith for your own, please and graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you in your compassion and merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. For departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to you at their passing from this life, give kind of peace and safety to God, that we hope to enjoy forever the fullness of your glory. Through Christ our Lord, through whom you bestow the word, all that is good. Through him and with him and in the name of God, Almighty Father, in the unity of God, Holy Spirit, of glory and honor, honor is yours forever.
lamang ba? Beholding and takes away the sins of the world, after those who are born in the suffer of the land. Lord, I am not worthy that you should enter and utter my heart, but only say the word that my soul shall be healed. Purify our minds, O Lord, we pray, and renew them with this heavenly sacrament, that they may find love for our bodies now and likewise in times to come. Through Christ our Lord. Amen. So, we are not so na, kasi nakalimutan natin. Ay sabi po natin ay araw-araw nating dadasalin yung no to death penalty. So hindi lang po pag-araw namin po araw-araw kasi pinagdarasal natin na wag na wag makapubahan. Maliban lamang pag-Webes kasi yung Webes ay inilagay natin para sa mati.
dinesal natin yun ay para lang para sa pangit. So, every day, acceptance day, I know to death penalty. The Lord be with you. And with your spirit. And Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go with the love and mercy.